Hi friends, welcome to my channel. My name is Sydney. So this video is just going to be a quick life update. Kasi alam ko, medyo matagal na akong hindi nakakapag-upload sa channel na to. Kasi lately talagang medyo madami akong pinagdadaanan and I'm just not okay for the past few months. And I really want to go back to making videos again kasi isa yun sa mga nagpapasaya sa akin. I really want to document this part of my life kasi it's a reminder for me na yung buhay is hindi lang siya puro masasaya. May mga time din na meron kang pagdadaan ng problema and that's part of life and life must still go on no matter what. Diba? Na-realize ko dun lately guys kung gaano kaikli talaga yung buhay and hindi natin alam yung mga mangyayari sa susunod or yung mga mangyayari sa mga taong mahalaga sa atin. Isa pa yun, alam mo lately sobrang dami kong nababalitaan ng mga kaibigan ko or mga kakilala ko na nagkakaroon na sila ng COVID or yung iba naman is nagkakasakit or bumabalik yung mga dating sakit, mga ganon. And worse, meron ako mga friends na namamatay ng mga loved ones nila, ng family members nila. Pero ang pinakamasakit talaga is pag nalaman mo na yung mga kaibigan mo or yung mga kakilala mo na mismo yung nawawala. Alam mo yun kasi dati, feeling mo is napapanood mo lang siya sa news, so kahit alam mo na totoo siya, hindi mo siya nararamdaman kasi hindi na, yes, naapektuhan yung buhay mo, pero wala kang immediate na kakilala or friends or family na nagkaroon ng COVID or nawala dahil sa COVID, diba? Pero ngayon, parang yung mga mismong kamag-anak mo na, mismong family members mo na yung nagkakaroon. Sobrang masakit na siya. Alam mo yun, yung parang naapektuhan ka kahit hindi ikaw mismo yung nakakaranas, kahit na okay yung family mo kasi nakakatakot eh, kasi alam mo na hindi mo alam yung gagawin mo kung sa'yo yung mangyari or kung may mangyari sa mga mahal mo sa buhay, diba? Ayun, parang wake up call lang siya sa akin na sobrang hirap ng panahon ngayon. Kasi nung nag-umpisa pa lang yung pandemic, sabi mo sa sarili mo, okay, pagkatapos nito, magkikita-kita ulit tayo, magkakasama ulit tayo, set tayo ng meet-ups, ganyan. So, magbabonding tayo ng bonggang-bongga. Tapos, ang pinakamasakit dun is may mga tao na hindi mo na makakasama kahit kailan, di ba? Yung dati part sila ng buhay mo, tapos hindi mo sila ulit makikita. And masakit yun. And kahit naman ikaw sa sarili mo, meron ka rin mga pinagdadaanan, di ba? Kahit wala nangyari sa'yo, kahit hindi ka nagko-COVID, mahirap siya sa mental health ng mga tao. Kung may pinagdadaanan kayo lately, I hope you know na hindi kayo nag-iisa and you have your friends and your family to be there for you. And sana, huwag kayong mahiyang mag-reach out sa kanila kasi nandiyan sila para sa inyo. And sa ngayon is pare-pareho tayong kailangan nating supportahan yung isa't isa. So ayun, just reach out to your friends kasi baka hindi rin sila okay or baka kaya niyong tulungan yung isa't isa. Ako kasi hindi na rin ako nakikipag-usap sa ibang tao ngayon. Like sobrang ina-isolate ko yung sarili ko. Kasi ayoko makadagdag sa kanila. Like, ang dami na nilang iniisip. Alam mo yun? Ayoko na dumagdag. But the thing is, na hindi mo alam na yung mga kaibigan mo is nandiyan sila for you. And malay mo baka pareho kayo ng pinagdadaanan, di ba? You can be there for each other. Anyways, meron din kasi nagtatanong sa akin. Like, hindi naman ganun kadami. Pero may nagtatanong sa akin kung ba't daw hindi na ako nag-upload. And sa totoo lang, kasi wala na akong energy gumawa ng kahit na ano. Kailangan kasi pag nag-film ka ng video, kailangan jolly ka, dapat energetic, ganyan. Meron nag-comment sa akin na friend ko na kailangan ko pa daw
naging more energetic. Alam mo na kung sino ka. Ang hirap kasi maging energetic kung hindi ka naman okay, diba? And pag magbibideo ka kasi, kailangan perfect lahat, kailangan maayos yung itsura mo, kailangan mo mag-ayos, maayos yung damit mo, maayos yung background mo, maayos yung audio. And it's hard to pretend na okay ang lahat kung hindi naman, diba? Na aesthetic ang lahat kung hindi naman. So, ayun lang. Kaya ako, hindi na nagbe-video kasi hindi ko kaya. Pero ngayon, na-realize ko na isa kasi ito sa nagpapasaya sa akin and hindi ko siya pwedeng sukuan kasi hindi ko pwedeng sukuan yung sarili ko. And yung YouTube, sobrang nagpapasaya siya sa akin kasi nailalabas ko yung creative side ko, ganyan. And kailangan kong gawin yung mga bagay na nagbibigay sa akin ng purpose. Itong video na to, actually, hindi ko naman ito ginawa para kasi feeling ko may naghanap ng update sa buhay ko. Kasi kasi hindi naman ako ganun ka-feeling. Pero alam mo yun, ginawa ko to kasi alam ko na hindi lang ako yung nakakaranas ng ganito ngayon. And sobrang gusto ko malaman niya na hindi kayo nag-iisa. And sobrang hirap man paniwalaan. Pero kaya natin to. Okay, huwag tayo susuko. And huwag natin susukuan yung mga sarili natin. And yun lang guys. Ewan ko kung may manonood nito. Pero kung napanood nyo to until the very end, thank you guys so much for watching this video. And isang mahigpit na yakap sa ating lahat. And I'll see you guys on my next video. I love you all. Bye.